Hello, hola. So welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Milanesa de carne. How to make Milanesa de carne. So dito kasi sa Argentina, yung Milanesa de carne ay isang traditional food nila. So pwede siyang Milanesa di pescado o fish yung isda. So Milanesa di pollo. So di pollo is chicken. Then Milanesa di berenjena, eggplant. So pwedeng gawin. So bakit paano siyempre mag-iisip kayo ano yung Milanesa. 'Di ba sa atin is gumagamit tayo ng harina, 'di ba, pag nagpiprito tayo. So dito naman sa kanila, breadcrumbs yung ginagamit nila. Then with ingredients. So different ingredients. So dito Milanesa, pwedeng fried or prito o pwedeng sa oven lutuin. Kaso lang nga sa pag sa oven mo siya niluto, so medyo dry yung carne, yung meat. Then merong tawag yung Milanesa ala Napolitana na pwede siyang tawag to para siyang pizza na pwede siyang lagyan ng cheese at saka tawag dito tomato. Then pwede rin siyang gawing with ano tawag dito ham, cheese, yung ganon. So depende, marami. So pwede rin kasama ng ano pwede siyang sama ng rice or salad, vegetable salad or puré, yung tawag nila dito, yung nakalimutan ko sa atin, yung potato iboboil mo then lalamasin no? Yung ganun ba. So depende ko, pwedeng gulay, sama mo siya ng gulay or talong, mga ganon. So nasa sa inyo yun. Ako pa naman kasi pag nagluluto ako ng Milanesa, ang ginagawa ko ay with rice or vegetable salad. So yung iba naman, yung asawa ko, yung ano nga, yung potato or french fries. So pwede rin french fries pag bibili ka sa mga street foods dito sa amin. So ano siya, yun, french fries at saka fried Milanesa. So yan. So guys, I hope na magustuhan niyo po ang aking Milanesa de carne, how to make. So yesterday nag ano ako, bumili ako ng 1 kilo of meat. So pwede rin siyang gawin sa iba't ibang meat, ha. So okay guys, tara, samahan niyo po ako mag gawa na Milanesa de carne. So okay guys, so mayroon akong tabla at mayroon akong pang pokpok. Order the court. Ayan. Then ito. So ang gagawin natin, at mayroon akong 1 kilo of meat. Ayan. So, ang gagawin po natin, guys, ay... Andaw? Wala akong... Ayan. Wala akong, ano, idir. Okay, guys. So, grabe, no? Actually, meron kaming pangbae. Okay, guys. So, ganyan ang gagawin po natin ay... tatanggalin natin yung fats. Ayan. Dito kasi sa kanila, hindi sila kumakain. O hindi mahilig sila kumain ng mga matataba. So, umiiwas talaga sila. Sa atin kasi, no? Lalo na pag lechon. Oy! Nako. Talagang mauubos. Mauubos na lang yung balat. Yung laman hindi pa nababawasan, 'di ba? Kasi mahilig sila sa balat. Ayan, sa taba, ayan. So, tanggalin muna natin lahat ng ano, mga fats.
Then, yung mga taba-taba, iboboil ko siya para sa aking mahal na aso. Ayan, guys. So, i-remove lang natin. So, kailangan pusing, ano, tawag dito. Ayun, so malapit nang maubos ang okay guys, so tapos na, nakuha na natin, ay natanggalan na natin ang mga excess spots, ma'am. Ayan. So sabi ng husband ko, pwede ring gumawa ng melanesa o sandwich with egg, tomato, and veggies, lechugas, litus. Okay guys, so ang gagawin natin, ayan, natapos na. So, nawala na yung mga pots. Okay guys, so ito na. Meron akong parsley and ahu or bawang, garlic. So then I have 4 eggs. So ang gagawin po natin ay babatihin natin yung ilalagay po natin dito yung log. Ayan. So, lalagyan natin ng salt para mas malasa. Ay, sorry. Then, kunting pimienta. And, provincial. Ilalagyan natin. Ito may kasama na rin siyang dried garlic, yung parsley. Then, chimichurri yung another ingredient. So, mas masarap pag maraming ano, ingredients. Then, ako naman kasi ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng fresh milk. Yung ito, yung pambabad natin sa meat. Kasi, ano, nagpapadagdag siya sa sarap at lambot ng meat. Ayan. So, then next is babatihin na po natin. Ayan. So guys, mabango siya kasi nga dahil sa bawang. Mabango yung ano, yung lasa. Okay, so ngayon ang gagawin natin, i-set aside muna natin. So ibabalik natin yung meat. Okay guys, so ang gagawin natin para halimbawa, 'di ba minsan depende sa karne, mayroong karne na yung matanda na ata. So medyo matigas yung meat. So, ito naman hindi. Pero, gusto kong, ano, bakit pupukpukin ko siya? Kasi para pampadagdag lambot ng karne. Ayan.
Yung iba hindi na naman hindi naman nila pinupukpok eh. Kami dito sa bahay, yes, ginagawa namin ito. Then kung gusto mong lagyan ng konting asin, kasi nga 'di ba? So pwede pong lagyan. So kung pwede mo ring putulin kasi nga mahaba, 'di ba? Sobrang haba ng ano. Ayan. So parang ano lang, paggalit ka na sa asawa mo or sa nag-break ka ng ex mo, gamit ka lang ng ganito, tuk-tuk, ng karne, bili ka ng karne, 1 kilo, doon mo ibuhos lahat ng galit mo. Joke lang. Wag ganun eh. Okay guys, malapit na tayong matapos. Ah, parang ayun, may pots pa. May, ay, hindi ko ata na pansin. Sorry naman. Ayun. Uy! Mira! Wah! Ang lakas ko pala. Matanggal. Okay guys. So, natapos ko ng pukpukin. Naibuhos ko na lahat ng galit. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin next ay ilalagay na po natin o ibababad na po natin dito sa minix nating egg. Ayan. So, ito pa. Ayan, guys. So, ibababad po natin ng pa isa-isa. Ayan. So guys, pwede naman siyang putulin kasi ano, mahaba. Kung gusto nyo. Sa akin, ayaw ko kasi tawag dito, gusto ng husband ko malalaki. Ayan. Kinamay na, no? Okay lang yan. Mas masarap nga kinamay. Ayan. So, ang gagawin natin after nito, once na nailagay na natin lahat, na ibabad na, ayan, guys. Ang gagawin po, ayan, ipapailalim na natin yung nasa taas. Ayan. So, ayan, guys. So, ang gagawin po natin ay i-ref po natin ng 1 hour to 2 hours. Depende po yun sa inyo. Kasi, ano siya, para ma-absorb yung ingredients. Okay? So, i-ref po natin siya ng 1 hour, guys. Okay guys, so after 1 hour na naka-ref, so ngayon, meron akong breadcrumbs na 3 cups breadcrumbs. So ang gagawin natin ay, i-ano na natin, lalagyan na natin ng breadcrumbs yung meat. Ayun, then, I have my Tupperware para sa freezer. So dito po natin ilalagay. Ayun, so iayos muna natin. Ayan. Then, okay. So pwede na natin. Ayan guys. So diba?
Ayan, ready to cook na siya. So, kasi dalawa lang naman kami ni Hubby dito sa bahay. So, ayun, ang gagawin ko, lalagyan ko ng space. Ayan guys, so 2 pieces, kasi 1 pieces each kami dalawa. So, yung ganito aabot na sa amin ng 15 days. Siyempre, hindi naman all day nakakain kami. So, ang gagawin ko ay lalagyan ko nito para pang space. Para pag kinuha ko sa, halimbawa, nagmamadali kami or wala kaming time magluto. So, pwede siyang, ayan. So, nilagay ko dito para pag nagluto kami o madalian, kukunin lang namin to, tatanggalin. So, pwede na siya. Kumbaga, ayan guys, may space. Ang haba, no? Ayan. So, kami naman kasi pag nagta-travel, ganito din yung ginagawa ko eh. So, pag nagta-travel kami ng husband ko, nagpiprepare ako ng sandwich Milanesa. Yung kinakain namin along the way para hindi na kami bumili. Kabayo. Natama. Ayan. Kabayo, naninipa. Okay, natumba kasi. Nadapa ang aking camera. Ayan guys. So, ayan na. Nakaiwalay na. So, bali anim to. So, tatlong kainan namin ni Hubby. So, tatakpan natin. So, ipipreserve po. Ipipreserve po natin siya after. Then, ngayon, mayroong natirang dalawa. Ayan. Ito yung kakainin namin today ng husband ko. Ayan guys. So, ang gusto ni Hubby is prito para daw hindi dry yung karne. Ako naman is, ang gagawin ko sa oven ko, iluluto yung sa akin with ham, cheese, and tomato. Okay? So, okay guys. So, ngayon, ang gagawin natin ay maghugas muna ako ng kamay ko. Then, magluluto na ako ng kakayo namin ni Hubby. Then, ipipreserve ko na yung nasa tupper. Ito, ipipreserve ko siya. Okay, guys. So, ngayon, mag-fried ako ng Milanesa de carne for my husband. So, papainitin muna natin to. Then, okay, ako naman ito. So, i-oven ko po. So, maglalagay ako ng isa para dito. Ayan. So, i-oven ko po siya. Then, antayin ko munang maluto yung kabilang side bago ko lagyan ng ham and cheese. Okay? So, okay. I-oven ko na siya. So, naka-open na rin yung oven. So, pwede na siyang ilagay sa ano, maximum. Okay, guys. So, ngayon, naglalagay tayo ng oil para pang-prito. Ayan. Kasi gusto ni Hubby na fried Milanesa. Para hindi pantay. Okay naman. Akala ko hindi pantay. Yun lang pala.
painitin lang natin yung oil bago natin i-fried yung milanesa, guys. Okay, guys. So, mainit na yung oil. Oh, my goodness. Sana hindi tumansik. Ayan. Wow. So, fried lang natin. Then, malalaman naman natin yung kasi mag-change color yung breadcrumbs at saka yung meat. Ang charap! Sana guys, ano, pwede nyo rin gawin to sa bahay. Pag, alimbawa, bumili kayo ng meat sa palengke. So, sabihin nyo sa nagtitinda na pwedeng i-cut ng maninipis. So, pwede na, pwede kayong mag-ano, magawa ng milanesa. Pwede rin chicken na, isda pwede rin. So, pwede rin gulay, yung tawag dito. I think eggplant pwede siyang gawin milanesa. Kasi na-try ko na siya before. O next time, gagawa ko ng milanesa different niya. Ayan. Nagano na siya. Umikli na. Tingnan niya. Di ba yung blood niya? Look. So lumalabas na yung blood niya. Ayan. So, ang gagawin ko, dalawang tinerra ang gagamitin ko, pambalik ko. Okay. So, diba guys, nag-iba na yung kulay niya. Ayan. Yung husband ko kasi ayaw niya ng dry. So, hindi ko siya lulutuin ng lulutuin ko lang siya sa madali ang ayun, okay guys. So, malapit na maluto. Ayan. So, tatanggalin ko na po siya kasi ayaw nga ng husband ko ng dry. Ng dry, dried meat. Ayun. So, ang gagawin ko ay papatulo ko muna yung oil. Okay guys, so guys, ito yung ano ko, milanesa ala napolitana. So ayan. So ngayon ang gagawin ko, lalagyan ko dito ng ham. Ayan. So andito yung ham ko. Then, next is, I have one tomato, pero hindi lahat ilalagay. So, ang gagawin ko ay ikakat ko siya. Ayan guys, ikakat natin. So next ay ilalagay po natin on top here, here, then lalagyan na natin ng cheese. Ayan. Kasi na-miss ko kumain ng napolitana. Hindi ko na mag-cash. Okay, guys. Ayan. So, then, on top, lalagyan ko siya ng ingredients.
Ayan, kudo mintos para pizza. So, lalagyan ko siya na. O, pwede rin chimichurri. Ganun. Ako naman dito. So, ayan. Woohoo! So, yummy! So, ngayon, ibabalik natin ulit sa oven. Okay, guys. So, luto na yung para sa husband ko. Ayan. So, fried milanesa o milanesa di carne. Prito di milanesa di carne. And rice or arroz. So, may ano siya, guys. Nilagyan ko ng powder para sa rice. Kaya naging yellow. With cheese. Kasi gusto niya ng cheese. Kasi dito sa Argentina, yung rice nila may asin dapat or butter. Ganon. Then, may butter bigis o man chuklo i-albihas con mantika. Then, tomato. Tomate. Ayan. Mmm, super rico. This is for my husband. Okay, guys. So, ayan. Yung husband ko okay na kasi prito yung sa kanya. So, ito yung milanesa di carne ala napolitana. Ayun, ang hirap din kasi. Then, my buttered vegetable. Then, with rice. Ayan. So, parang mapapasabog ako sa kain. Okay, guys. Hope you like it po. Then, kung nagustuhan nyo po, pwede nyo pong gawin. So, super dali lang ng recipe niya. So, guys, kung may mga tanong kayo, pwede rin po kayo mag-comment. So, sasagutin ko po yan isa't isa. Then, kung nagawa nyo, picturean nyo din, then i-comment nyo. So, sana magustuhan po ng inyong pamilya. Ayan, guys. So, una, traditional kumida kain Argentina, milanesa di carne. Ayan. So, ayan, guys. So, please don't forget to like, watch, and share. And especially, don't forget to subscribe. And then, please click the button bell po para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, thank you so much guys sa lahat ng yung support. Thank you for watching and enjoy. Have a nice day. And good night. Buenas tardes sa kainan, Argentina.